DWIZ, programang sasaguhin ang iba't-ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't-ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-usa. Pinapwedaw, pwede ka rin mas rad. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang Miyerkules na umaga po sa ating lahat. Ito po ang inyong programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung kaibigan, Jonathan de la Cruz. Siyempre kasama natin si paring Conrad Banal. Yung iba natin mga kapartner dito ay baka magdatingan, pero mamaya pa siguro itong mga ito. Samahan po nyo kami hanggang mamaya alas 10 na umaga dito po sa ating programang Karambola sa DWIZ. At mapapanood at mapapakinggan nyo po kami dito sa ating Facebook Live at saka siyempre dito sa ating app DWIZ Facebook Live at saka sa ating mga istasyon ng DWIZ Nationwide. Kasama na po dyan ang ating RPN Radio Network. Tayo din po ay mapapanood via test broadcast sa digital free TV na IZTV. Available din po tayo sa digital TV devices, TV receivers. Mangyaring iskan lamang po ang inyong digital TV sa digital channel boxes upang mapanood ang IZTV. Paring Conrad, with your good permission. Good morning. Good morning. Naku po, mag-iingat kayo. Oh, magbabasa muna tayo. Ang dami pala nito. Ano ba yan? Paghatian muna natin kasi nakakaya dito sa ating mga kaibigan sa YouTube. Ang dami nilang mga komento. Samahan po nyo nga pala kami dito sa ating YouTube. DWIZ On Demand sa YouTube po. Kaya kami po ay magbabasa muna bago natin puntahan itong mga napakaraming mga balita. Magbabasa po muna kami ni paring Conrad ng mga komento sa YouTube na napadala pa nung isang araw ito. Roy Merano, good morning from Toronto. Donato Marcelino, excellent topic. Yung tungkol po yung pinag-usapan natin, yung tungkol nga po dito sa mga service contract kagaya ng Malampaya. At iba pa. Good morning Malampaya. Po. Mm-hmm. Okay. Sarap po ang makinig sa mga diskusyon ninyo. Si Lilia Laureta yan. Maraming salamat, Lilia. Si pare, si Ling Lee. Yun. At saka si Ida. Karamihan ng kanilang pinag-uusapan. Ang palitan between the Palace and the Senate regarding the... Veto. Veto. Tukol dun sa mga insertion daw. So may mga komento sila dyan. Si Yingli Polon at si Ida Galdiano. Yan. Sigurado sila alam daw ng palasyo yung mga nangyayari. Kasi halimbawa, sabi nito si Tatay Strauss Fernandez, BBM has been around long enough to see the effects of laws passed without proper review. Yan. Okay. Maliwanag po yan. Kampi sila sa review ni BBM. Nagkakaroon kasi ng medyo maanghang. Hindi na maanghang. Mga medyo patutsada. Hindi laman. Ayan, patutsada. Patutsada. Dapat talaga. Ito naman yung tungkol paring Conrad, tungkol si Tere Rimando naman na sinasabi niya tungkol dyan sa pagiging mga interest groups na naglalabi. Sabi niya, hindi kaya probiotic yung mga yan. Probiotic. At eto si Yetsky Perez. Yung school namin sa Villamor. Elementary school, ginawang condo, Adrico. Ay, yan yung pinag-uusapan tungkol dito sa mga real estate activities ng mga may. Ito, tama siya. Tito si Teresa Birinya, sabi niya, stop selling rice mills for housing. Is Lex going to Laguna, wala nang rice mills. And Lex in the North, nauubos na rin. Yan. Sabi ni Chuck Sandilas, sabi niya, parang utang na loob na dapat ni PBM na gumawa sila ng batas, kaya dapat huwag magbito. Ano akala nila? Uh-huh. Umiwas kasi dapat tayo ng singit, sabi ni Yingli Pulon. Ay, nako. Tapos ito, parang correct. Mukha yung sinasabi ni parang Larry, di ba? Ikaw pala nagsasabi noon, nag-iiba yung... Yes.
Pagdating sa MyCam, tapos. Mm-hmm. Nagbiba. Ito, tanong sa iyo to, parang Conrad. Ni Rex C.J., BOT po ba ang Malampaya, like Shell, will operate for 25 years and will be turned over to the government after 25 years? Hindi, exploration service contract. Ano yan? Service contract yan eh. Oo. Ang mamumuhunan ng exploration, yung may hawak ng service contract. Yes. Okay. Pag meron ka nakita doon, magagawa kayo ng agreement ngayon with the government kung paano yung hatian. Mm. Okay? But in theory kasi, lahat siyang mga minerals and natural resources, state pag-aari owned. Ng state. State-owned. Mm. Binibigyan ka lang ng kontrata na ikaw ang mag-develop. Para para kung may makikuha. Pakinabangan natin. Pareho lang ho ng mining yan. Yes. Tapos meron ka ng share pagkatapos. Uh-huh. Ngayon, may panahon ho yun. Mm, meron, may time. May time hindi period. Hindi forever yan. Uh-huh. Walang forever dyan. Si winner lang ang may forever. Si winner lang ang may forever. Mm. Pero ang sinasabi ngayon, parang Jonat, mukhang sumasara na yung bintana. Mm. Mm. The window is closing. Closing. Para sa magkaroon tayo ng sariling processing, oh, yes, maging liquefied natural gas. Mm. Pero ang problema ho dyan sa LNG na yan, na meron tayong yung natural gas magiging liquid. Mm-hmm. Yung gas is gas. Gas, oh. Para kailangan maging liquid dyan para mapakinabangan natin. Oh. Okay. Yung ating mga power plant dyan sa Batangas, sa Lorenzo, mahigit 2,000 megawatts. Mm. Pag naubos yung Malampaya, paano yan? Mm. Ang sinasabi nila noon, gagawa tayo ng LNG. Mm-hmm. So kukuha tayo ng mga natural gas at gagawin natin liquefied natural gas. Napakalaki ho ng investment dyan. Merong tinatawag dyan na volume. Mm-hmm. Ayan ang analysis dyan. Yung volume natin na ginagamit ng LNG dapat napakalaki. Para mabawi yung factory, yung planta. Processing, yung planta. Yung planta dahil sa laki ng investment. Meron ba tayo ganong kalaking demand for LNG? Yan ang question ngayon. Mm. Ngayon, kung ang findings ng Department of Energy hindi kakayanin, paano na mangyayari dun sa mga power plants? Mapibilitan tayo. Bibili tayo ng LNG. Yes, mapibilitan tayo mag-import. Pareho rin. Mm. Noon dati, although ilang taon din natin pinakinabangan yung natural gas na yan. Ang best solution po, makaharap tayo ng bagong natural gas. Kaya nga sabi nila, parang Conrad, sabi ni President BBM, open siya to service contracts. Open. Sabi niya, private sector is... Magalit na naman yung mga pseudo-environmentalists. The private sector is being invited para mag-invest dyan sa exploration na gagawin natin. At isa pang solution, sabi naman ito nagte-text ang aga-aga. Oh. Sabi ni Yogi, ang isang solution po dyan ay tapusin na yung usapan tungkol diyan sa Sabah. Ay! Takbo, matagal yan. Matagal yan. Oo. It's not, according to our president, President Ferdinand Marcos Jr. A.K.A. Bongbong. Bongbong, yes. Hindi pa ho sovereignty issue yung Sabah. It's a claim. Bayaran ho ang pinag-uusapan ngayon dyan. Kasi yung lease. Oo. Yung lease, lumalabas na perpetual lease. Yes. Ayan. Yes, yes. Unless na mag-agree sila na terminate the lease, which is highly improbable. Mm. So hindi siya sovereignty issue ngayon. It's a claim issue. And involving the Sultanate of Sulu, which ceded. Atin ba yan o hindi atin yan? Hindi ganun ang tinatanong ngayon. Hindi pa umabot sa ganun. Ang usapan, magbayad kayo. Yes. Dahil may obligasyon kayo. Kasi ang obligasyon na yan, ang nagiging parang kumbaga counselor at tiga guardian
ng Sultanate of Sulu ay walang iba kundi ang Republic of the Philippines kasi sinid po, ibig sabihin, ibinigay ang kapangyarihan para maningil dyan sa claim na yan ng Sultanate of Sulu sa gobyerno ng Pilipinas. Yan nasa po ang atin yan. Nasa atin yan. Yan po ang pinag-uusapan sa ngayon. Kaya, pero pag-uusapan daw po ngayon, tinawag na ng palasyo si Solicitor General Maynard Guevara at saka siyempre Justice Secretary Remulla at saka ang Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile para mapag-usapan ano bang gagawin natin dito. Pero si Harry the Caller, si Harry the Caller, the caller. Ay pasingit-singit. Kinonsulta din ho. Dahil ito po ay kinukonsiderang international law. Bihasa. Yes, bihasa. Sa international law. Okay. Kaya, pero babalik tayo doon sa LNG. Yan. Mag-i-import na ho tayo ng energy this year. Mm. Naka-schedule na yan. Ha? Yo, so, LNG. LNG. Ang problema, meron ba tayong depot? Meron ba tayong station para sa LNG? Diretso na siguro doon sa planta. Sa planta. Mm. Pero ang problema natin ngayon. Ship side. Napaka delikado ng LNG market, global market. Mm. Yan ho, mas mahal pa yan sa langis sa ngayon. Mm-hmm. Dahil yung, siyempre, yung giyera sa Ukraine. Mm. Record high po ngayon ng LNG. Mm. Nasama naman ang timing. Oo. Ngayon tayo nakaschedule. Saka tayo makikipagganyanan. So yung mga yung mga kapag hindi competitive, hindi napakamahal ng binili natin na LNG, apektado tayo rito. As usual. Tataas po ang as usual. Ang singil sa kuryente. Kaya pag-aralan po natin ng mabuti yan. Pero hindi naman pwedeng hindi natin bilhan ng panggatong itong 2,200 megawatts na mga planta dyan sa Batangas. Mm-hmm. Kasi napakanipis na nga po tingnan ng ating... Tingnan nyo ang comparison. Mm. Meron ka ho kasi silang panukat dyan, yung British Thermal Unit. Yes, BTU. BTU. MMBTU. Mm. Okay. Noon na isang taon, early last year, ang tanda ko dyan, mga 10 dolyares lang. Per. MMBTU. Okay. Per million BTU. Ibig sabihin ng MM po, million. Mm-hmm. Pag sinabing double M, MMBTU, million British Thermal Units. $10, pare, last year. Per. Ngayon, umaabot na sa $85. Matakin mo yung mahal na yun. Napakadlaki ng increase. Ilan yun? Almost 9 times? Mm-hmm. More than 9 times. 10 times na halos. Okay? Ganyan kamahal ho yan. Yan. At ngayon pa tayo magsisimulang bumili. Aray ko. Kanino ang dagok nito, parang Jonat? Yun. Mukhang pwede nating hulaan eh. Alam na natin. Alam na this. Hindi po sa mayayaman yan. Hindi. Kayang-kaya nila yan. Napakaganda ng timing eh. Napakahusay ng ating planning. Pagdating po sa ganyan, mawawalan na pala tayo ng panggatong eh. Pinahirapan pa natin sarili natin. Ba't di tayo... Sabat hindi kasi dyan, ngayon tayo nagkukumahog bumili ng LNG, wala tayong tinatawag na, kumbaga, suki. Mm. Diba? Kailangan, yan ho sa markado, kailangan nag-i-establish ka dyan ng relationship. Palagi yan, maski anong binibili mo, diba, parin Jonah? Maski ba saging sa balangga? Oo, kailangan meron ka. Kailangan may sugi ka sa palengke. Oh. Kung hindi, baka ako ano ibigay sa'yo. Patay ka na. Hindi mo alam. Everything. Napakaganda ho niyan na lagi ka may suki. Yan ang kostumbre ng Pilipino. At saka ano yan? Dito sa LNG, hindi natin nagawa yun, may suki. Pagdating sa ano, pagdating kasi sa, lalong-lalo na sa mga ganyan napaka-sensitibong mga projects. Ang may tinatawag dyan na forward planning. Sana. Hindi. Ang pinorward nila, yung pagpapabili ng malampaya. Yan. Yun ang na-forward. Yun ang inasikaso po. Yan ang inasikaso. Imbes na itong papano itong mga planta na to. 10 years, dapat yan, meron na tayong nakahanda na plano. Yun lang paglalagay ng LNG station.
Paring Conrad. Yung pag-re-receive nung gas na, hindi naman pwedeng palagi ka na lang ship side. Ang prediction po, ang forecast, siguro in the next 10 years, at least, yung mataas na presyo ng LNG. Aba, patay na tayo. Eh kasi napakalaki po, yun ang hindi ko matanto eh. Hindi ko maubos maisip. Bakit ang laki nung share nitong mga natural gas or fed plants? Plants, doon sa total capacity ng grid. Dito sa Luzon. Kaya pag nadali yung isa doon, anak ko po. Kasi ang naging batayan natin dyan na parang Conrad, natandaan mo, that was about, in the first few years of the Cory administration, dyan nagkaroon ng service contract eh. Kasi prior to that, mayroon na. At doon nagkaroon nga ng exploration, di ba? Panahon ni FM, nagkaroon ng exploration. It was determined that it was commercially viable as a field. Gas. So nagkaroon ng service contract during the Aquino administration na, Cory administration. So that was about, what, 19-something? 1990s. '90s na, na firm up yung contract. Yes. Ngayon, Under FBR, nag-operate siya. Ngayon, ang problema dyan, alam na natin from the very start na baka magiging life nito ay 25 years or even less than 25 years. Alam na pala natin yun, ba't di pa natin tinignan? Kaya tayo nagtayo ng ano eh, kaya tayo nagtayo ng mga natural gas fed plants eh. Dahil malaki ang ating makukuha na pangtipid in sinasabi nila at that time kasi panahon din na matataas na presyo ng langis, mas matipid ito. Yan ang sinasabi nila noon. Ang problema, hindi nga na-anticipate. O na-anticipate pero hindi nila pinakinggan. Ang lumalabas ho dyan, import tayo ng LNG. Patay. Kaya mahal yan. Napakamahal. At this point. Hindi ko lang alam kung kakayanin yan. Samantala, parang baka mas mahal pa sa langis. Mabuti pa mag-bunker fuel. Samantala, parang Conrad, nung panahon na yan, halimbawa 2000 or 9, early 2000, pwede na siya sana tayo nakipag-deal para dyan sa LNG long-term contract. Maski na meron pa tayong malampayan noon. Okay. Yan yung kontrata ng gobyerno, ang pagkakaintindi ko, matatapos yan ng 2024 eh. So dapat by 2024 sa government na yan. Hindi lang, earlier pa. Kasi na-extend. Ganun ba? Yes, na-extend lang yan? Na-extend lang na-extend yan eh. Ayun, ganun pala yung story. No? Yan ang story niyan, parin Conrad. Okay. Na-extend lang na-extend yan, na hindi naman dapat nangyari yun. Yan po, isang problema yan na haharapin ng Marcos administration. Second Marcos administration. Kasali na siyempre yung food security. Okay. Power is... power po, malaking bagay. Engine yan ng growth. Tapos pare yung health. Although yung health, ito yung bago po. Meron na raw case ng Centaurus. Yan Centaurus, yan ho yung tinatawag na variant B.215 ba? 217. I'm not sure eh. Basta yan yung 0.21, yan yung Omicron na BA2.75. Ito raw ho yung variant na mahusay umiwas doon sa mga immunity na binibigay halimbawa ng vaccine. Nakakaiwas. Nakakaiwas po yan. Okay. So, and it's highly contagious. Yung dalawang bagay na yan, yung kanyang madali siya makahawa at saka nakakaiwas siya dyan sa mga... Halimbawa, nagkaroon ka na ng COVID. Nakakaiwas siya. So, meron may antibodies ka na. Pero yung antibodies na nagkaroon na ng COVID, etong variant na to, ang tawag dito, Centaurus, yan yung BA2.75. Nakakaiwas siya doon. Ang findings po abroad, ayon sa mga report na nabasa natin, hindi pa alam kung deadly ba to. Nakakamatay ba kamukha nung Delta? O kasing light lang ng Omicron. Nadali lang makahawa.
Okay? Meron na raw hong cases dito sa atin, ang sinabi ng DOH. Centaurus. Yung Centaurus, galing yan dun sa... Yan yung half horse, half man. Sa Greek mythology. Pero sa totoo lang, constellation yan. It is really a constellation. Yung mga Greek mythology, based on the stars that they see. Sa taas, ano? Mm. Tapos gagawa. So, yung Centaurus, yan yun. Pinangalanan itong variant na to. Sa Centaurus. Centaurus. Dahil hindi malaman. Hindi malaman. Kalate, kabayo, kalate, tao. Hindi malaman kung ano to. Ito ba'y matindi o hindi matindi. yan yun. Meron na sa atin dito, dalawa daw. Hmm. Aba, papano yan? Papano yan? Ito ngayon. Ito. Umiiwas yan sa... immunity ng vaccine, pare, ha? Yun ang hindi ko, yun ang medyo kinakabahan ako dun. Oo nga. Pero ito sabi ni Ida Galdiano, para namang pinaglalaroan tayo ng mga pharmaceutical companies. Parang lang? O naman. Ida, baka mukhang tumatama ka na pinaglalaroan tayo mo. Titignan natin kung baka, ano ba bakit may mga ganyan bayan. Baka biglang yan ho, na-detect na yan sa ibang bayan. Nagkaroon na nga sila doon eh. Variant daw eh, sabi ni Ida. Anong klaseng variant dyan? Baka variant ng gusto lang nilang tumaas. So yun ho, pinag-iiting ngayon ng DOH, yung kanilang booster drive. Mm-hmm. So kailangan mo, yung second booster na ngayon eh. Pero yung mga wala pang first booster, paano yun? So ngayon, meron na second booster. Ang matindi rito, nasasayang pa yung mga vaccine natin. Nag-expire. Pero kung totoong umiiwas sa vaccine, itong variant na to. Diba? Parang hindi solution yung booster. Diba? Parang Jonat? Oo, mukhang hindi talaga parang solution. Hindi. Ang problema ho, ayon sa statistics, ang daily cases natin, lumalampas na ngayon ng 3,000. Ganong katindi. A day. Bumabalik. Ika nga nila. No? Although, hindi naman nakakamatay. Ang problema nga, itong bagong variant, di pa natin alam. Question mark pa siya. Ano ba yan? Kung makakamatay ba yan? Mala Delta ba yan? Mala Delta ba yan? O mala Omicron lang? Omicron. Oo. Anyway, malalaman po natin sa mga susunod na araw. Matindi pa. Mag-face to face na. Ang mga klase. Ang mga klase, by August 22 po yan. At meron tayong pinangangamba. Yan nga Centaurus. Pero ayon po sa ating Vice President, na siya ring kalihim ng Education. Tuloy na tuloy daw itong face-to-face. Maraming challenges, sabi niya, pero kailangan nang gawin. Okay? Hindi ho natin pwedeng itaya yung kinabukasan natin kasi yan ang education, sabi nga nila, is the great equalizer. Hindi natin pwedeng pabayaan yan. Kaya dapat lang mag-ingat-ingat tayo. Kung may risk, we have to confront the risk. Okay. At saka ingat-ingat ho tayo at, para maintindihan natin. Nasa pag-iingat din pag-iingat. Ho yan eh. Marami raw challenges, halimbawa, lahat naman ng mga problema, marami talaga tayong challenges. Kahit anong gawin mo sa mundo, may challenges. Maski nga nasa bahay ka lang eh, pwede ka apektuhan yan eh. Maduras ka sa agdalan, nabago ka ngayari, mo. Di, nangyayari po yun. Eh di bukol ka. Bukol, abutin mo. Di ba parin nga. Sa bahay ka lang, pare, di ba? Pag nasa bahay. Yung kumakain ka ng masarap, nakakagat mo yung nila mo eh. Sugat. Kinabukasan, singaw yun. Patay ka na. Ang sakit nun. Di ba parin yun. Kumakain ka lang nun. Lalo na pag nalalaman. Ang mga po ginagawa nito si Winner ngayon. Yung aming technical director. Iniinggit pa kami. Sa kanyang... lalo na pag ang kinakain mo ay trinatrapik mong kesong puti. Mapapa. Maano ka talaga? Teka, saan galing yan? Santa Cruz yan. Santa Cruz yan. Santa Cruz yan. Galing yan. Santa Cruz. Good morning, Mayor Egay, San Luis. Good morning. Good morning po. Kung pupunta kayo rito personal, itataon nyo naman yung wala si Vener. Para naman nakakarating sa amin. Pupunta si Mayor. Ito, ang daming tapos nagbrigada eskwela na sila.
Alam mo ba yan, umaattend kami niyan? Yung amin sa club. Hindi, kasama tayo diyan. Mag-repair ng mga building, magpipintura, maglilinis. Napakagandang concept. Parang yun yung bayanihan. Yung grupuhan ho ng mga nandi diyan sa Abakada dati, yung aming grupo, at saka yung APO, Alliance of Progressive Organizations, na maraming mga 42 organizations to sumasama sa... Konti lang, ha? 42 lang. Konti. Konti lang. 42 lang. Oh, all over the... sumasama sa Brigada Eskwela kasi magandang ano yan, yung bayanihan sa eskwela. Napakaganda. Pati yung mga kabataan, nakikita nila. Nakikita. Yung mga magulang nila, sumasama. Mga tita nila, kuya nila, ate nila. Yung PTA, Parent Teachers Association, yan ang mga sumasama dyan. Sinimulan na yan ni... Inday Sarap, BP, ni BP. Vice President. Pumunta na sila sa Cavite. Cavite nga. Cavite nag-launch. Nag-launch, sa Cavite nag-launch. Siyempre, marami na naman batikos. Tsaka may rami rin namang mga... Napakaano naman nun, ano? Gumagawa na nga ng tama. Babatikosin mo pa. Baka kasi nababatikos. Hindi, dahil... ayaw daw ng face-to-face. Hindi nababatikos dahil maraming pumelpaps. Pumapel. Yun ang problema dyan eh. Epal. Pero parang bago tayo mag-break, parang Conrad, ito muna. Mga YouTuber, nako, ang dami nito. I-greet natin mga YouTuber. Si Arlene, 2875, Judy Cat, Jennifer Chikawa, Francis Cayetano, Mia Poche, Leo, Chica Blog, Port Delis, Espadilla, Isay, Chiquilita, Norma Gonzalez Gomez, si Lakay, si Berilia Romero, Acaso Sierra, Eldrick Espinosa, Progressive House Closive, Agnes Ranada, ba, dami nito. Florian Carlo, Bob Siligaspi, Jeremy Delfino, Franklin Sapdin, Rafael Javier, Black Dog, si Leoni, si Joey Relucio, Prime Acebo, HK Life, at si RJ 2002. Maganda umaga po sa inyo lahat at tuloy-tuloy po tayo dyan sa YouTube. Sabi ni Trotot. Hoy, Trotot. Hoy! Hayaan lang nyo yung si BP, yung mga asong tahol ng tahol. Oo. Tungkol sa face-to-face. Walang trabaho yung mga yan. Trabaho lang nila kundi tumahol at magreklamo. Tama ka dyan. Talaga manggulo lang. Walang gagawin yan. Papel nila sa buhay. Walang gagawin mabuti si BP. Makipag-away, manggulo. Walang gagawin mabuti yung mga yan. Kasi kailangan pakita nila na hindi tama ang ginagawa ng administrasyon. Yes, syempre. Para marami magalit. Papel nila yan eh. Pag nagalit dyan, sasama na yan sa NPA. Yan ang papel nila. Yan ang papel nila dyan. Hindi tayo nakakasigurado. Marami nagko-comment dito. Wala pala si Paling Kidlat daw. Baka hindi tayo nakakasigurado. Baka biglang dumating yan eh. Sumisipot yan. Baka tinitignan niya yung color combination muna ng kanya. Sabi ni Judy Cat, yan daw Centaurus was a term coined by some random guy on Twitter. It stuck. The official COVID strain is called BA.2.25. Yun ang mahirap tandaan eh. Kaya, Judy, kaya Centaurus. Kaya okay na rin ako sa Centaurus eh. Yung scientific name kasi, Judy, yan yung sinasabi mo. BA.2.75. Meron mo naman. Meron mga BA.5. Ang nakakalito. Diba? Ang maganda yung mga Greek. Ang nalalaman lang na bilang ng mga B8 etc. ni winner Judy ay yun tungkol sa pag-ano niya sa... Ilang piraso ng kesong puti. Ilang balot yan. Yan lang ang madaling tandaan. Tinatanda niya. Binababati din po natin. Hindi hindi positive. Hindi si Shell yung positive. Hindi pa. Si Centaurus. Half man, half horse. Hindi. Ito talaga si Flore. Mababa half man, half horse si Chell na agad. Hindi. Iba yun. Iba ho yun. Grabe ka naman mag-typecast. Hindi siya. Dapat na typecast. Profiling na yung ginagawa. Wag. Magagalit sa atin ang mga nasa. Kung mababa half man, half horse yung Centaurus. Yun si Chell joke. No, wag lang ganun. Din po yan, ng college of law. At si winner, tawan-tawa doon. Kanina pa nag-ano to.
Kasi ito mahilig sa karera eh. Oh. Hindi daw po pwede na si Jim yun. Sabi ni Herbert. Kasi pagdating sa baba, hindi daw pwede force yun. Sabi ni Joey Relucio. Ikaw? Wala bang variant na BA point B-O-Y sa Senado? Ah, wala. Nawala na yun. Graduate na eh. Joey, na. Wala na yun, graduate. Si Joey, nag-graduate na eh. Oh. Kayo talaga, bakit kayo gano'n? Samantala, binabati po natin si Natividad Bavista, Eric Reyes, Hector sabi, Pascual. Sabi, mag-oy, huwag ganyan, sabi ni 6988. Kid. Walang ganyanan, walang ganyanan. Magagalit daw yung mga kabayo. Oy. May katwiran din naman siya. Oo. Okay. Kawawa din naman yung mga kabayo. Mamaya-maya po, pag-usapan na lang. Good morning din sa'yo, Wonder Woman. Yes. Si Wonder Woman. Nandito pala. At Greek ni ano rin yan. Oo, si Wonder Woman. Alam natin yan. Alam natin. Greek. Samantala, nandiyan na po sa Taipei si Speaker Nancy Pelosi ng U.S. Speaker sa House of Representatives. Binabantayan ng China. Ang oras po natin mamaya. Binabantayan natin. Pag-usapan natin yan kasi baka kung anong mangyari dyan sa habang nandyan sa Taipei. Pero samantalang oras po natin alas 8:35 na umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIC. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan de la Cruz, siyempre kasama natin si paring Conrad Danal. Good morning. Good morning. Good morning sa iyo, Elaine Dacones. Yes. Watching from California. Hindi ka ba sumama dyan sa Taiwan? Hindi ka ba sumama kay Speaker Nancy Pelosi, who is from California herself? Baka daw, sabi ng mga taga-Taiwan na nakikinig sa atin, baka namang girahin na kami rito niyan. Ay, yun nga yung ating binabantayan po, sapagkat mayroon tayong kumulang 200,000 workers sa Taiwan. 200,000, ganyan po karami yan. Noong Martes ho, kagabi, dumating dyan, si U.S. House Speaker Nancy Pelosi, dyan sa Taipei. Despite yung official visit po yan. Yung pagbabanta. At nagkapalitan na ng maanghang na salita yan, China at U.S. Over this visit. Kasi ho, ganito, ang sinasabi ng China, kapag pumunta kayo dyan, as on an official visit, ibig sabihin, o in an official capacity, you are recognizing Taiwan, the island is a separate state. Is a separate sovereignty ho yan. It's a sovereignty issue. So, ang warning ng China, pag tinuloy ni Pelosi yan, magkakaroon ng strong measures ang China. Pero ang matindi ho dyan, iyan ay galaw ng Kongreso sa Amerika. Ano ang involvement ng Biden administration? Yun ang mahirap doon, paring Jonathan. Pwede bang kontrolin ng Biden administration ang galaw ng Kongreso? Ang ginawa ni Pelosi, Kongreso eh. Under ba siya ni Biden? Hindi, ang nagpaalam siya, parang Conrad, nagsabi lang siya na ako'y pupunta doon, etc. Whether you like it or not, pupunta ako doon sa Taipei. Yan ang sinabi ni Speaker Nancy Pelosi. Ang sabi ng Biden, kahit anong gawin ni Pelosi, yung administration niya recognizes, will not change in any way the U.S. policy one on China, Taiwan. One China policy. So, kumbaga, walang kinalaman yung visit ni Pelosi sa ating dalawa relationship natin. Matigas lang ulo. Parang gano'n ang sinasabi. Sabi ni ang tawag doon parang matigas ulo. Hindi. Ang tawag doon sa ganyan na ang tawag doon pagdating sa ganyanan politika at saka sa foreign policy. Iwas pusoy. Umiwas pusoy. Pero pare, technically hindi mo pwedeng pigilan ikaw, si Marcos. Halimbawa, ito magandang halimbawa. Si Subiri.
Gusto pumunta sa Russia ngayon? Gusto pumunta. Sa Russia, bukas. Nagmamadali. Pwede mo mapigilan yun. Wala ka namang authority. Ngayon, kung si Ben Jokno ay pumunta. Ang gagawa, no, pwede niya utusan. Pag hindi sumunod, you can fire him. Hindi ba? Oh, kasi siya under mo. Ang pinakamagagawa mo lang dyan talaga. Pagsabihan. Moral suasion. Yes, pagsabihan mo lang. Oh. Which the Biden administration did. Kaya, naawat nga siya. Huwag ka pumunta doon. Kasi ang ating policy ay one China policy. Yan ay re-recognize natin na Taiwan. Ganon din tayo, ang Pilipinas. Ganon din. Kaya nga, mukha hong nagkakaroon talaga ng geopolitics ngayon. Dalawa. Dalawa. Isa rin dyan yung nangyari sa... Kasi ganyan din ang nangyari, alam mo, parin Conrad. Yan na sinasabi kasi ng China at sa kanong ibang mga bansa. Ganyan din ang ginawa nyo sa Ukraine eh. Kasi sinasabi na sa inyo ng Russia na wag ninyong encourage ang Ukraine na mag-join ang NATO, NATO. Okay. Wag ninyong susulsulan yan. Wag kayong maging Marisol. Marisol kayo. Etong si Vice President Kamala Harris pumunta sa Europe at sinabi niya it is very possible that in the course of time okay. Ukraine will join NATO. Di siyempre nagalit ang Russia. Nakakatakot sa Russia 'yon. Kasi kung member ka ng NATO, North Atlantic Treaty, may mga military obligations. May military obligations ka diyan eh. Pwede ka nang bigyan armas lahat, etc. Everything. Eh kapitbahay mo lang, katabi mo lang. Dati one and the same yan, Ukraine. And, Russia. Yung mga royalty ng Russia, no, yun. Ukraine yan ang origin. Origin yan. Kaya nga sinasabi ng Russia, hindi po pwede yun. Parang ikaw, winner. Yung kapitbahay. Nag-aaway kayo. O dati magkasama kayo, ngayon medyo naghihiwalay kayo. Okay. Yung sumunod mong kapitbahay, dun sa kabila, sasabihin, sige, ano mo, bibigyan kita ng ano. Ito, may tanong, si Florin. Bakit si Diliba? Kahit may utos na ng Supreme Court, kayang pigilan ng ang ex-president na umalis. Ikaw naman. Ano si sino yan? Si Florin. Florence. Alam mo yan. Iba yun. Sabay yun eh. Ano yun, Florin? May tawag doon, Florence. Frailties of a woman. Ayun. Yeah. Ano na si Ian naman yun? Parang malayo yun ah. Yun ang kanya eh. Statement niya yun eh. Tigas ako eh. Pero may frailties of a woman. Eh sabi ni Jennifer, pag si Lenny Rao pumunta sa Ukraine, huwag niyo nang pigilan. Jenny, ikaw naman Jenny, huwag ganyan. Huwag naman pumunta sa Ukraine. Yung ano gagawin niyo UN? Oh, wala. At wala doon ng New York. Hindi doon ng New York. Mali yan, ha? This may be part, what's happening here, itong Taiwan visit na to, posturing ng U.S. Baaring gano'n, ha? Hindi natin alam. Actually, baaring gano'n. Yung sinasabi ng mga iba, lalo na papasok sa midterm elections ito, itong mga ito nagda-divert na attention. Kasi ang dami nilang problema yung Democrats, eh. Sa election nila. Domestic politics nila. Domestic policy yeah, nila. Pwede. Sabi nila, ito, kasi malamang sa hindi ito si Nancy Pelosi, this will kaya be... Kaya nga posturing na rin. Sinasabi ng mga iba, this will be her last term, really last term as House Speaker. Kasi matatalo na sila sa House. Magiging Republican na yung House. Kaya gusto niyang... Bihira yan. Gusto niyang... Republican-controlled House. Laging Democrat. Laging Democrat. Pero sabi nila, dahil sa dami ng problemang inaabot ng Democrats dyan, malamang sa hindi, matatalo na sila sa House. Pwede. Kasi ang diferensya lang ngayon, 12 eh. It's the economy, stupid. It's the economy, stupid. Tapos yung kanilang migration dyan sa southern border, dami nilang problema. Jobs. Pagtaas ng petrolyo, yung mga ganun. Also, yung infrastructure sa US, medyo... creaky. Hindi, pero darating po rito ang US Secretary of State. Nararamdaman mo yung mga galaw eh. Alam mo na. Anthony Blinken. Blinken. Makikipag-usap po kay President Marcos. Yan. Ang mukhang tinataya na pag-uusapan nila... yung mutual defense treaty. Nakita mo, mayroong diplomatic offensive.
ang Amerika. Ah, diplomate. Oh, may diploma. Kasi may kutse. No less than the Secretary of State. Yan po yung equivalent ng DFA natin. Umiikot na yan. DFA Secretary. One of our... Umiikot na siya kasi pumunta siya sa Southeast Asian capitals. At tamang-tama yan, paring Conrad, kasi nagtalaga na. Nandito na yung ano eh, nag-present na ng credentials yung U.S. Ambassador. Oo, yung bago. Yung bago. Yung bago. Yan ho daw, eh, signal. Sabi ng mga akadim. Na... kung gaano ka halaga ang pagtingin ng US sa Asia, dito sa region natin, eh pivot to Asia. Yan. Kasi yan po yung China, tinatawag nilang the China factor. Sino makaka pwedeng magkaroon ng balancing act diyan? Siyempre Japan kasama diyan. Ang Taiwan hindi nila pababayaan. Hindi nila pababayaan. Yan. South Korea. Yeah. At saka po ASEAN. Okay? Yung India pwede, pero nado sa Indian Ocean yun eh. Wala sa Pacific. Ibang usapan yun. Australia. Ibang usapan yun. Malalayo yung mga iba. Japan, Korea, at saka ASEAN ang pwedeng makasama dyan sa usapan na yan. Eh, papasok dito kasi for a long, long time, nagkakaroon ng ano eh. It was only during the time of President Trump na nagkakaroon. No, Obama pala. Obama. Tumira si Obama. Okay. No. Ngayong weekend ho darating yan eh. August 6. 5 and 6. Ayan. Okay. Matagal-tagal na hong walang bumibisita rito. Yung March 2019. The last time, no? Matagal-tagal na yan. So... eh, yan eh, part dyan ng offensive nila. Geopolitics. Pero pumunta na rin dito yung ano, yung defense secretary bago nag-turn over ang Duterte administration. Ang Europe walang galaw, ano? Hindi nila pwedeng galawin ngayon ang Europe. Hindi, wala silang masyado. Wala. Wala silang ano, kasi may galaw na eh, Ukraine war nga eh. O paano? Yun na yung galaw eh. Hindi, tsaka nakikriticize sila dyan sa Ukraine war. Eh, laki ng ginawa sa mundo dyan eh. Super. You hear people say it was mishandled. By the West. Just like what President Biden did in Afghanistan. Super mishandled. Another issue na sa US politics. Okay, how he handled it. Yung Afghanistan, the retreat from Afghanistan. Eh, mukha ngayon, pride eh. Ang hirap kainin ng pride eh. Ay, mahirap. Kasi nangyayari sa buong mundo, nadadali ho, halimbawa grains. Maraming ganyan. Yung oil price shock na naman. Okay? Kagagaling lang sa COVID. Ito na naman tayo. Pagkatapos, kailangan mag-recover. Meron tayong ganito. Ang buong mundo po nalugmuyan sa ano eh, sa COVID eh. Sa pandemic, oo. Kaya may pagkakataon mag-recover. Ito na naman yung Ukraine. Taas ng presyo ng langis, tumataas ang pagkain, presyo ng pagkain. Kakaroon ng disruption sa... Tuloy-tuloy eh. Disruption sa logistics. Magkakaroon tuloy ng recession ngayon. Worldwide logistics problem. Baka magkaroon ng worldwide recession dahil nag-slow down ng China. At ang US, sinasabi, kitang-kita na raw, napapasok na sa recession. Ang US mismo. US mismo. Yan, dalawang yan po. Eh, di ba? Yan ang malaking influence sa global economy. Global na ho ngayon eh. Hindi na ho pwedeng kanya-kanya ito. Hindi na pwedeng kanya-kanya. Dito pumapasok yung No Man's Island. So, paano tayo, parin Jonat? Anong pwede natin gawin? Nagsalita ang ating economic team captain, Finance ben Secretary Jokno. Ben Jokno. Ang susi daw ho talaga, magkaroon ng magandang agricultural growth. Alam po niyo, Secretary. Okay. Alam niyo. Wala pa ho kayo dyan. Pasalamat kayo kay Procopio. Oo. At
pinabayaan yan niya ang ating food production. Mas import lang. Mas interesado siya sa importation. Kaya at saka sa Clark. Oo. Hindi ko alam po. Kung bakit ano kaya meron diyan sa ano? Ha? Ano kaya meron diyan? Ilang daan milyong kaya meron diyan? Hindi ano yan parang Conrad. ano yan eh. Hindi kasi pwede maging sunk cost kaagad yun. Yung Clark. Yung Clark. Kailan palakihin mo na yun at pakitain. Ah. Hindi eh. Kumita na nga. Simula pa na. Dinideposit. May chismis na. Dinideposit daw sa Middle East eh. Hindi tinanggap. Dubai nga eh. Dubai. Ha? Na. Dubai. Ito nga. May nagtetext sa atin galing sa Dubai eh. Sabi? Oo. Para daw nakita nila yung anino. Ni Procopio sa Dubai. Hindi ko anino yun. Totoo. Okay. Oh, ito. Sabi yun ni Jok, no? Mm-hmm. Yan daw agriculture, lagard. Ano ba yung sabihin ng patay-patay? Patay-patay. Patay-patay ang agriculture. Mm. Eh, samantalang yan ang dapat na solusyon natin sa poverty. Which is totoo. Because 44% of our population is in the rural areas. Not only that, malaki yung porsyento ng income, dadagdagan ko lang yun, sinabi ni Jonat, natin napupunta sa pagkain. Yes. Kung maganda ating agriculture, mabawasan man lang yan. Yang porsyento, more than 50% eh, karamihan ng pamilya. Mapupunta ngayon, halimbawa, education. Oh, health, mga ganon. Diba? Oh. Ang ganda noon. Kasi, housing. Magkakaroon ng housing. Tingnan mo yung disconnect, parang Conrad. 44% is in the rural areas. 9% lang ang contribution ng agriculture sa total GDP. Sipin mo yan. Ang sama. Ang sama ng dating. May disconnect talaga. Disconnect. Uh-huh. Super disconnect. Diyan sa nangyayari yan. Tamang-tama po si Secretary Jokno. At sana nga mabigyan ng halimbawa, parin John. Ang ating pong ekonomiya lumago by napakataas noong first quarter. Mahigit 8%. Naku po, pag ano yan, kung sa ibang bayan yan, yung nag 8% ka, ay naku po, iboboto forever president. Ano na yun? Nasa labas na sila. Nagdidiwang na yung mga yan. Yung mga celebratory gunfire na yan. Pero dito daig pa niya ng naku po, piyestang piyesta yan. Dito sa atin, mahigit 8% ang ating GDP. Ito ang problema, pare. Yung agriculture, forestry, fishing. Ang participation, wala pang 1%. Nakita mo? Nakita mo yan? Growth. Fraction. Oo. Nakita mo yun? Ang figure po, 0.2. Pag sinabing fraction, ibig sabihin na napaka... Liit. Liit. Ang super. 1/5 ang growth niya. Mas maliit pa kaysa... Ito na naman. Mas maliit pa kaysa yung nakita mo kay Jim. Mas malayon. Kay Jim, maliit. Oh, maliit yun. Ito, mas maliit to. Ay, hindi, wala na liliit doon. Ikaw naman. Yun na. Masyado ka namang ano eh. Ikaw winner. Masyado ka namang winner eh. Hindi naman. Hindi, huwag wala ganun. Pero napakaliit na share. Zero, na point? 0.2. Fraction lang. Wow. Sa growth na yan, 8% growth ang participation. 8.1. Sa second quarter. Tapos yan lang. Sa first quarter. Tapos yan lang. Tapos ang agriculture, 0.2. Grabe. The best ka, Dar. Oo. The best ka. Dami mo mga... Ang matindi roon, yung in-import pa natin, kumain pa yun sa growth. Oo. Kasi yung formula po ng growth, exports minus import. Yun ang contribution niya sa economy. Oo. So yung import na yun, kumain. Natin, kumain pa. Tama. sa grabe yan. Natin. Grabe. Okay. Ayaw natin, hindi natin pinapansin noon yan eh. Yan pala ating ikasasalba. Oo. Sabi niya. Mabuti naman para sa akin. Parin Jonathan. Under the present administration, kasi si President Duterte ipinamahala kay Secretary Carlos Dominguez, aka Sunny,
AKA Procopio. Yang agrikultur eh. Siya namili, pati si Dar, siya namili niya. Okay, lahat. Policy, siya na rin. Dyan. Okay. Yan, tarif certification. Sa kanya. Okay. Importation. Kanya rin yan. Mabuti naman, mukhang exact about face. Ang Marcos administration. Ang Marcos administration. Exact opposite. About productivity, face. Food security, ang main. Tuloy, because of the excessive importation, nagkaroon ng smuggling. Kasi mag-i-import ka na rin lang, parang Jonah, ayaw mo bang makamura? Siyempre. Matipid mo yung 12% fat. Na, but di tamang-tama yun. Di lalong, kasi nga, sa yun ang order of the day. The policy. The policy is importation. Aba, makapandaya nga. Oh. Okay, ganun ho yan. Samahan na natin ng pandadaya ito. Lalong lumala ngayon ang ating agriculture. Now, paano, hirap na hirap ito si Marcos makarecover dyan. I'm sure. Super. Pare, bumalik daw ang ASF sa Cagayan Valley. Oh, nakita mo na. Paano yan? Eh, kailan magkaroon kayo ng border control kagad dyan. Ay, alamin kung nasaan yung mga yan. At saka, bakit ba hindi pa natin nilabas yung bakuna? Mayroon na naman tayong bakuna pagdating dyan eh. Yan tanggol dyan sa ASF eh. Oo nga. Ano ba? Ano, ano ba? Ano ba nangyayari dyan? Ano sa ko ba nakita? Hinahanap ko lang eh. Sandali ho ha. Meron tayong balita dyan eh. Nakita ko, nabasa ko. Habang naghanap si paring Conrad, ito, nag-good morning si Sheila Ursuya Ursuya. Good morning ho. What's he from Taiwan ba? Sheila, Taiwan, Taiwan. Nasa Taiwan ka pala. You're in the... you're in the news. Yes. Center of things. Center of things. Oh, ito naman si Florin. Indeed. Florin Soba. Baka po kaya wala pa si Atty. Larry ay bumili siya ng Ferrari. Hindi ho. Hindi po. Hindi ho. Nagpapasukat lang ng... Magpapasukat ng ano. Hindi, wala, hindi magtsatsaleko yun. Hindi. Itatakwil ko siya pag magtsaleko yan. Hindi ko nakakausapin niya habang buhay ko. Oh, sabi ni Arlene 2875, so pagbati yung horning po, dami kong tawa, di agad ako makapag-comment, dalawang kamay hawak ko na magpapump ng milk. Daan-daan kayo dyan. Nag-breastfeed pala. Nag-breastfeed ka pala. Si Rudy and ano yan? Si Rudy Project ba yan? Rudy Project. Wag kayo, sabi niya, watching from California, si Ellen Dacunes ba? Ellen, maraming salamat sa iyo. Si Rudy Project, kusta mo, nakapag-bike ka na ba ulit? Sabi niya sa atin, Jenny Mumar, yun ang sinasabi. At kumusta daw, sabi ni Rolly Tobias, baka nandiyan na po kumikita ang ating mga chi. Sabi ni Jennifer Echikawa, go healthy now, ang peg natin, lemongrass with ginger. Yun. Eh, alam mo, Jenny, yung ginger ay ini-import pa natin karamihan sa atin. Isipin mo yun, parin Conrad. Ini-import natin yan. Ginger. Totoo, luya. Mas marami. Ang laki na importation natin. Bawang nga, 90% of our requirement. Ayun. Imported. Ano naman, bawang? Gano'ng kahirap ba magtanim ng bawang? Eh, dito nga sa atin nagsimula yan. Mas masarap pa nga yung bawang natin yung maliliit. Oo. Napakalasa nun. Ha? Huwag ka na lumayo. Huwag ka na lumayo. Yung bawang na ma-local. Mas matindi yun. Tatantarin ko yan. Ihahalo ko sa sinangag. Oo, oh, ang samrat nun. Yan ang the best. Yan the best. Yung medyo masunog-sunog ng konti yung bawang. Huwag ka na lumayo. Parang Conrad. Yan, bawang 90%. Eh, yung ano eh, yung asin, 93%. Ini-import imported. Natin. Asin. Patis. Nag-i-import tayo. 7,100. Hindi. Saan ano ba nakakita ang nag-i-import dito nga na invent yung patis eh. Na yan eh. Ano ba yan? Mag-i-import tayo ngayon ng patis. Thailand, ang nag-i-importan natin. Napakahusay. Sabi nga ni BP, pati bagoong. Sa dami ng ating islands, 1,400. 1,700. Ikaw naman, laki ng discount mo eh. Dumiscount na nga siya eh. From 7,100. Naging 1,700. Diniscountan mo pa ng pita. Akin ang discount. Eto, nakita ko na. Ayun. Sa Cagayan Province daw ho, dun sa town ng Sanchez Mira. Oy, Sanchez Mira. Sanchez Mira. Nasa southern Cagayan niya. Malapit sa Ilocos Norte yan. Aha.
Dahil nagpa-practice pa daw ng kanimbaboy. Swill feeding. Swill feeding. Baka yun ang pinanggalingan. Yun. So meron na raw hon na called diyan sa town na yan. Sa Jesmira. Kailangan mag-iingat siya. Ano, Mayor, tignan niyo tsaka si Governor Manny Mamba. At ang na-confirm daw na yung ASF diyan sa probinsya ay nanggaling sa frozen products. Ayun, patay. Frozen products. William. Na kinain nila, pagkatapos yung tira, binigay inilagay sa kanimbaboy. Yun. At pinakain sa baboy. Yun na. Yun, ASF. Mm. So, ibig sabihin, ang frozen products po, malamang, ano yan, sigurado ba tayo na local yan o imported yan? Hindi natin alam yan. Eh kasi wala pa yung inspection natin eh. Quality. Yung threatening to plant. A quality. To look for a quality. A location. For the inspection. Eh hindi pa ho nagagawa. Mm. Oh. Okay. Kailangan may inspection facility. Wala tayong inspection facility eh. Okay. So nagkaroon ho ng 1 kilometrong radius na ground zero. Mabuti naman. Diyan sa Cagayan. Okay, ang problema mo, kung ang programa natin itutuloy ng Bureau of Animal, ano ba yan? Bureau of Animal Industry. Industry. Yung policy ni DAR na chachaniin. Oh. Kasi yung binabayaran ng gobyerno yan. Dapat. Pag nagkal ka. Oh, okay. Baka hindi magkal yung mga magbababoy. At iikot pa nila yan. Iikot nila yan. Ilalabas nila from Cagayan, ibibigay, i-double dead nila sa kabila, sa Ilocos Norte, hindi ilalawak yan. Sinabi na ho dati ng mga magbababoy, kung maaari ho, puruhin na ninyo, 10,000 pesos. Sabi naman ng DA, nagsalita, this time, sisiguraduhin daw nila na mataas ang presyo, ang bayan. Oh, bayan. Ang magbabayad daw yung insurance. Dapat PCIC. Dapat lang. Alam na naman natin ganyan dati eh. Bakit hindi natin ginawa pa noon? Noon. Ngayon, gagawin na raw. Kasi bago na ngayon eh. Hindi na si Dar. Tamo, hindi na nakatsaleko yung mga... Hindi na nakatsaleko yung mga nagkakal eh. Hindi na. Yung pati daw ako kinakausap po nila yung mga co-ops. Mm. Mabuti pa, no? Maganda approach ata yan. Kasi yung mga co-ops, naniniwala yung mga hog raisers dyan. Pag co-op. Well, depende siguro sa co-ops. Iayos natin yan. Huwag ninyong padaanin. Huwag ninyong padaanin dun sa mga nagtotol. Eh kasi yung Cagayan, napakalapit na niya sa Central Luzon. Ilocos Norte. Quezon, Ilocos Norte. Lahat na yan. Baka kumalat yan pag hindi natin naayos yan. Ha? Isa pa problema, pare, mga fake fertilizer. Nako, matagal na nandi dyan. Away nga yung fake fertilizer na yan. Ang lupit naman ng mga yun, fertilizer na fake. Hindi, ang basically, ang ginagawa nila dyan, paring Conrad, kung halimbawa, urea mo, ito dapat ang quality, halimbawa 92%, ito, titirahin nila ng mga 50%. Pero yung brand, nandun pa rin yung brand. Hanep, ha? Galing, ha? Oo, ganun ang ginagawa nila. Parang Green Hills, yung mga Rolex. Tignan mo mabuti, mga Bolex yan, ha? Mga magkamali ka. Baka letter B yun, hindi R yun, ha? Mga Rolex na meron doon. Marami doon. Yan nga, Francia, Sek. Good morning po, mga karambulista. Watching from Singapore, basi Francia. Thank you very much, Francia, ha? At ito pa. Good morning po si Josh at saka si Adi. Tara na magmadyong. Oy, ang ibig sabihin na sali ko diyan. Amerika 'tong mga ito. Sali ako diyan. Magmadyong na eh. Sali ako diyan. Yung madyong. Magmadyong na. Pare sa ano daw Ilocos ang mga fake fertilizer doon tinitira. Nako. Huwag kayong magkakamali. Doon binebenta? Huwag kayong magkakamali dahil alam ng mga Ilocano yung mga fertilizer na ganyan. Yung mga Ilocano pa. Ayan pa? Titirahin ninyo? Sige, bahala kayo dyan, ha? Okay, bahala kayo dyan. Mm. Pero kailangan ng response yan, eh. Kailangan mahuli yung nagfe-fake. Importante yon. Importante yon.
Yan ang ating hinihingi. But yung nga sinasabi pati. Mayroon yung puro warning lang sa mga farmers. Mag-ingat yung kayo. Hindi, wala yun. Wala. Hindi natin ano. Kailangan ng response dyan. Police work. Enforcement. Enforcement ang kailangan dyan. Sabi nga ni, ano, sabi nga ni Senador Raimi, masyado daw mabait si BBM. Sabi niya, manghuli ka naman, Brad. Ng smuggler. Maghuli ka. Di lang smuggler. Lahat ng mga, dapat lahat ng mga nag-ano dyan, leakages at lahat, tax evader at... Pati yung nagpapalusot sa appointment. Yeah. Hey! Ang oras natin, alas 9:06 na umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ.